So, hi guys, for today's video, I'm gonna share you my experience in HRT student, but before anything else, I would like to say thank you for all the teachers and for all the staff in HRT department. So, thank you, and also to those people who recommend me sa course nito. Where this opportunity arrived, I was a dressmaker and also a part-time designer. I thought that mag-stuck na ako dun sa job na yan, but hindi ko nang sinasabi na ano, hindi maganda. E parang feel ko lang sa sarili ko parang may kulang, kumbaga. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko maghanap ng ano, paraan para makapag-aral, makapag-graduate. So, ayun nga, parang nag-manifest yung ano, yung tawag, yung mga nasa isip ko, yung parang dream ko lang. At yun nga, na tumating tong opportunity ngayon, and hindi na ako nag-hesitate na dalawang isip na ano, i-grab yung opportunity. And then, accept ko sa ano, sa kursong ito, maraming bagay na maraming consequences at maraming bagay na laging nagawa na hindi na kailangan gawin, at kasi kailangan mo mag-focus sa pag-aaral and mag-strive, especially if hindi mo gamay yung ano, yung kursong nakuha mo. Pero if you have a goal naman sa life mo, yung parang magiging mas madali na lang kasi nasa puso at isip mo na kaya mo gawin yung mga bagay na parang imposible. So at ayun nga, nakapasa ako sa ano, sa screening. So sa 25 na kukunin, at nakapag ano ako ng isang slot, nakapag secure lang ng isang slot. At sa umpisa, masasabi ko na sobrang hirap, especially if di mo talaga gamay yung kurso, especially sa akin, parang hindi ko masyado alam yung mga bagay-bagay kasi iba yung kurso ko before. Hindi masyadong mataas ng idea sa kurso nito, kaya need ko talagang mag-adjust sa ating bagay para ma-feel na comfortable ako sa kurso na kuha ko, or fit, para maging fit ako dito sa ano, sa kurso. And sa course nito, I can say na maraming opportunities sa iba-ibang lugar, hindi lang dito sa Pinas. And sa pag-aaral nito ay medyo mahirap kasi maraming mga bagay na kailangan memorize, kailangan gawin actual, like face-to-face talaga. Nakakita yung dalawang mata mo kasi medyo mahirap. Maraming actual na kailangan dapat gawin, especially assessment. Yeah. And need mo pa ng pre-assessment. If makapasa ka dun sa assessment, magiging NC2 holder ka na. Kaya ngayon nagka-COVID. So, kami mga estudyante, medyo nahihirapan talaga, especially sa kurso namin. Because most of the time, yung na ginagawa namin ay kailangan talaga actual. Kaya, ngayong pandemic ay medyo ano talaga. Medyo nahihirapan kami kasi hanggang ngayon, medyo nahihirapan kami mag-adapt. So, being a tourism student is not quite easy, but determination and self-trust
you can succeed. So one last thing, do whatever you want to do. If din ka magiging lovely, magiging masaya, I'm sure that you love the result. Peace!